Magandang araw po sa inyong lahat. Ako muli si Dr. Hilda Ong. Nandito ako sa Charmy Merchandise at pag-uusapan naman natin ano po ba ang nababagay para sa mga born ng ang kanilang sign ay monkey and sheep. Ang pag-uusapan na lang natin ay tungkol po ako ano nababagay para sa mga monkey at sa sheep. Dahil pagpasok po ng February 12 ay Year of the Metal Ox. At ngayon, kasama ko po si Tita Maxi dahil siya po ang mag-i-explain kung ang monkey and sheep, pagpasok po ng Metal Ox, ito po ba ay maganda po ba sa kanila? O kung sakali naman sabihin natin, hindi siya maganda. Pero meron naman mga lucky charm na pwede naman ipangontra. So, kasama ko na po si Tita Maxi. Hello, Tita Maxi, hi. Pag-usapan naman natin tungkol naman sa yung mga pinanganak under the monkey and sheep na sign. Yes po. It's a guide lang po. Pag sinabi ko monkey and sheep, quarrelsome, it's a guide lang. Ibig sabihin, maraming tao makahanap sa kanya ng away. Halimbawa, bayaan mo na siya. Gusto makipag-away sa kanya. Bayaan mo na siya, hindi ba? But kasi ang monkey maraming pera ngayon, sheep maraming pera din ngayon. Ang problema lang, magiging problema mo. Huwag ka na makialam sa ibang problema ng tao. Ibig sabihin, peaceful ka muna. Tapos marami din may inggit sa kanya. Yes, sa inggit kasi monkey and sheep, palagi na iinggit ang tao sa kanya kasi matalino ang monkey. Sheep naman, malambot puso. Pag naghiram ka ng pera sa kanya, papahiram ka pero mahirap maningil. Yan ang mga characteristic ng mga sheep and monkey. So this year medyo lilo, huwag magpapahiram sa COVID time. Tapos magtrabaho lang. Dadami ang pera nila sa monkey and sheep. So kailangan natin. So Tita Maxi, sabi po ninyo ang monkey and sheep kumbaga sa ano, maganda sa kanila, magkakaroon sila ng pera. Yes, kaya lang ang paalala lang, huwag po kayong magpapautang at syempre naman dahil marami may inggit sa inyo. Huwag na po kayo kung meron mang gulo o may away o may mga diskusyon. Huwag na kayong sumali kasi hindi maganda para sa inyo. Kasi ang year mo ay magiging pala, marami kang magiging kaaway. So, lilo lang. Maging ano lang kayo, tahimik lang, observe lang. At Tita Maxi, meron akong hawag na dalawang mansanas. Ano ibig sabihin ng mansanas peaceful naman to? Peace. Ayan o, may nakalagay na peace. O, di ba? Kaya dapat yung mga monkey and sheep, dapat po, peace lang po kayo. Yan, tahimik peace lang po. Huwag kayong makikipag-away. Sa bahay lang kayo. Peace, o. Yan. Oo. And then, ano po ba ang pwede pang nilang anuhin? Lalagay nun dito, pwede natin lalagay sa office nyo para peaceful tayo. Oo, o sa bahay nyo, sa bedside nyo. O pwede din lalagay nyo sa bahay nyo, lahat na tao peaceful. Ito ang tinatawag natin na pair of apple for peaceful. And money tree, maraming pera tayo ngayon, lahat na yun, ito ang tinatawag na money tree, lahat na charm andito. Tita Maxi, kung itong money tree, saan po siya mas maganda ilagay? Saan, ano, saan parte ng bahay? Pwede living room. Sa living room? Sa lahat ng tao pwede. Office. Maganda ito sa office table niya. Opo. Kung hindi kaya, ito. Oo. So, meron isang ano, meron itong pwede mong ilagay sa inyong center table o sa office table po ninyo dahil nga ito ay money tree. O kaya naman, ito naman, keychain. Keychain, yes. Na ito naman pwede niya ilagay sa kanyang bag. Yes, bako po. O, yan. Yan po, money tree ha, para sa monkey and sheep. Ito po. And then, ano pa, Tita Maxi? Ito, lalagay, siyempre, kailangan din ng kaisoy. Oo. Di ba? Oo. Kailangan din ng kaisoy card, kaisoy frock, no? Kaisoy keychain, kasi nasa sheep pa lang sila, sheep nasa quarrelsome. Ito po, ha? Pareho din. Okay? Yan po, at nabanggit po ni Tita Maxi, na ang Taisoy card ay yearly po pinapalitan kasi hindi po siya pakaparehas kung ano yung meron po kayong last year pero hindi naman nyo itatapon, it is isa-safe po ninyo yon. Ito, para hindi lokohin siya,
Ah, ito naman para sa hindi para kumbaga iwas lover, na oh yung may mangloko sa iyo, ito po yan. Guguluhin ka, ito naman diba? Promotion. Ito naman para sa promotion. Yan. Pera kasi. Ito ling kailangan niya ha, ito. Oo, yan ito. Kailangan din ng ng monkey at saka ng ship. Pera. Ayan. Ayan. Yan, ano pa? Yan. Ito dragon kailangan niya din, hindi ba? Ito. And this one. Eh, di kaparehas pa rin. Oh, the card. Oo, ganun. Kaparehas pa rin ito. Kailangan doon sa iyong wallet. Ito meron para sa protection. Para meron maganda ang iyong pagpasok ng iyong pera for your, para may wealth. And then, ito naman pa rin sa iyong kalusugan. Dahil nasa pandemic pa rin po tayo. Di ba, meron pa rin COVID pa rin. Hindi pa talaga totally na. Dahil, di ba, meron na yung UK variant. Kaya ito po, para mas maganda po, peace meron well. Tong maganda ang yung health. And at the same time, gusto naman, sino naman ayaw na pumasok ang pera. Ito din sa mga pera. Ito po. Ito rin po ang mga keychain po na nababagay po sa mga monkey and sheep. Yan. Yan. Inisa-isa ko na talaga by ano ako para hindi na po kayo magguluhan. Ang pinag-uusapan po namin ay ito po ay nababagay po monkey sa mga monkey and sheep. Okay. Oo. And then, ano lang. Pa? The same lang. O yan, ito, tapos last Yasui coin. And itong Yasui coin na to, sa February 11, dapat po, naka-ready na yan. At meron ang pera naman, either 100, 500, 1,000. Baklang barya. Baklang barya. Uh-huh. Ilalagay po ninyo sa pinakaloob na pilo. And then, February 11, tapos February 12 ang Chinese New Year. So, tatlong araw, itatago pa ninyo na tatlong araw pa. Bago po ninyo ilalagay, ita-transfer naman po ninyo sa inyong drawer po kung saan yun ano yung pinaka kung saan yun nilalagay yung pera. Yan po. At yan naman po, yan. Wala na. Oh, yun po. Yan na po ang pinag-uusapan po namin ha sa mga yun ang pinag-uusapan namin yung mga nababagay for sa mga born under Year of the Monkey and Sheep. Kaya ako po muli si Dr. Hilda Ong dahil babalik po ako. At pag-uusapan naman namin yung ibang ano naman, animal signs na kung ano ang nababagay. Kasi sa dami po nagtatanong sa akin, hindi ko talagang matatandaan kung ano talaga ang nababagay po sa inyo. So hanapin na lang po ninyo sa aking YouTube channel kung ano ang, kasi ilalagay ko po, ito po ay para sa kung anong animal signs. At i-click po ninyo yung bell, tapos mag-subscribe po kayo at i-share po ninyo sa inyong mga friends, sa inyong mga relatives, para yun, para alam din po nila. At inuulit ko po, si Tita Maxi po ay matatakuan po dito sa Charmy General Merchandise sa 757 Ongpin Street, malapit po sa Salazar, malapit po sa Binondo Church. At si Tita Maxi po ay hindi po nag-online selling. At ako rin po, ay hindi rin po ako nag-online selling po. Muli po ako po si Hilda Ong, ang iagaran servisyo lady.